guys! Welcome to another Moto Feature Saturday. And today is Araw ng Kalayaan. Happy Independence Day sa inyong lahat dyan. And I know, freedom today. So free ba kayo mag-ride today? Anyway, today is another cool bike na ipapakita ko sa inyo. It's from BMW. Napakita ko na to sa inyo last year. Ang ating inaabangan din. At saka ako inaabangan ko rin na itong BMW R90. But this time, I'll be showing you na itong bike naman ito, customized naman. If you are the kind of rider na mahilig sa mga classic look, the BMW Heritage model of this R90 is, I think, will be suitable for you. You don't only have the guapo looks, but also you have that power na hinahanap natin sa mga bike. So today, guys, we have a special guest. I want to introduce to you to my friend, Sir Heel. Hi, Sir Heel. Good morning. Happy Independence Day. Good morning. Sir Heel is from BMW Motorrad Philippines. Mm-hmm. Sir, unang tanong. Gano'n na ba kayo katagal nag-ride? Naku, since 2006. Antog, ano ba? Veteran na pala na rider. Actually, yung unang-una kong ride talaga, sa pinatubo pa. Wow. Mga pinatubo, you're doing some off-road, mga trail ng konti. Ado kayo nag-start talaga? Nag-start, and then yung, if you know yung photographer, si John Chua, meron siyang Honda na bike. Hinihiram ko yun habang nagsushoot kami noon. Hinihiram ko yung bike niya, doon ako umiikot-ikot talaga, sa bike. Talaga? So doon ka natuto talaga? Doon ako nagsimula. So the rest is history na. The rest is history. So for the longest time that you've been riding, what made you decide to this bike? The BMW R90. Yung R90 kasi, decided to buy it na kasi pantago eh. Since retro na siya, hindi na siya maluluma. Para kang may canvas eh. Now you can do whatever you want. You can change the top, you can repaint this, you can change the seat, you can add anything. Marami kang pwedeng gawin. Pwede mong paglaruan yung look. Yun lang yung kagandahan, guys, sa mga classic bikes eh. Yeah. You can play around with the bike actually with the look. Oh, yeah. This bike, sir, is the 2018 model, right? Oo, 20... actually, itong yung exact model was released ng 2016. Okay. Pero ito na-acquire ko ng 2018. R90 Scrambler ang model nito, guys. Papakita namin sa inyo yung mga in-upgrade ni Sir Hill. Yung mga kinostomize niya dyan, papakita natin sa inyo isa-isa. Yun. Then, retain the classic look eh. This 2018, sir, is still halogen, ano? Halogen pa rin, oo. Actually, ito dinagdag ko lang kasi nung may requirement for the RFID. Yes. Yung sa headlight kasi, since halogen siya, umiinit. Yes, so, nagkakaroon ng effect doon sa RFID sticker. So, nagpalagay ako ng ganito. Upgraded this. Customized din. Customized lang. Pinagawa ko lang sa kaibigan ko. It's nice kasi it blends with the theme ng color ng bike ninyo. Sir, with the engine of this one naman, ang kakaiba nito because it has already the boxer engine, di ba? Ilan cc po, sir, ito pala? To be exact? Well, to be exact, 1170. Okay. 1170 cc. Although, R1200 ang category niya. R1200 cc. Yeah. So, yun. Wala naman akong na-modify or minodify sa engine. Ang ginawa ko lang, ang concept ko kasi all black. Yeah. So, itong portion na to, originally is silver. Okay. Pati ito, yung cylinder head cover, silver. Pina-powder coat ko lang into black. Pati yung nasa seat, dito. Under the seat yan. Oh, yes. Silver din yan. Kasi yung engine ng Scrambler, originally naka-black na itong portion na to. So yung sides, ito yan ang nung. So this one, you added this one din, sir? Ito, engine crash guard. Oo, dinagdag ko na lang. So yung theme nyo talaga is black. Oo, black yung baba. Okay. And dominant then, so, yung black. Oo, yung seat, original seat pa yan ng Scrambler na brown. Ito. Then, itong tang. Tinturahan nyo rin, sir? Ito yung original color yung gray. You retained it. Oo, I retained the side. Kasi bala ko rin lagyan ng knee pads. Tapos ito, actually pinaglaruan namin nung painter sa TriStar noon na, sige nga, labas tayo ng blue. Not knowing na may lalabas na yung Slash 5 na limited edition.
Pero halos pareho. Halos pareho ng shades. Medyo iba ng konti. Pero blue din siya. Ito, inadyo na lang din to, sir, the white. Oo, ito yung white line. Para classic look din. Yun yung maganda rin sa classic talaga. Pwede mong paglaruan doon sa preference ng owner, no? Oo. Anong type mo? Kunyari ngayon, blue bukas. Oo, kung may extra kang tank eh. Pwede mong pinturahan mo anong gustong color mo. Parang cellphone lang, papalit ka ng paleta, no? Please lang, oo. Nice. And here, sir, with our handlebars. Ito, nagpalit din ako ng handlebar kasi medyo mas gusto ko ng upright. Upright. Oo, so pinalitan ko rin yan from the stock na ano. And na then, mas mababa or? Ito, mas mataas ito. Okay. So pag ginano mo pa, medyo mas upright. So mas comfortable kayo dito sa ganitong comfortable sa long ride. Then we have only the basic, guys. Basic, all original yan. Wala naman akong binago. Ito lang, dinagdag ko to, waterproof bag. So nandito lahat nung yung card ng RFID nandiyan lahat. Pwede, it's convenient din ano. It's perfect for your bike. Oo, tapos yung wallet mo diyan mo nilalagay, tapos madali lang tanggalin 'yo. Oo nga, nice. So, but this one, you added this one, 'di ba? Ito lang yung plate holder. Para maganda rin para yung maganda, plate. Para diba? Maganda yung lalagyan ng Euro plate. Actually customized plate 'yan. Yun yung pangalan ng anak ko. Ay, grabe. Nice. Ano, ganda. Tapos ito, dinagdag ko na lang luggage rack. Tapos ito, yung original na side bag. Ito, actually, madali lang ikabit. Oh, yun, yeah. I saw that parang pwede mong bit-bitin na lang. Oo, bit-bitin na lang. Madaling ibalik. Tapos, yan lang. Hindi naman natatanggal yan, sir, kagad. Hindi. Okay, so, nice. Yun. And it goes with the look pa rin. Diba? Oo, na one side lang. Oo, one side bag, retro look. Then, here pala, sir, I saw your exhaust. Original pa rin yan. Stock original pa rin na Acra. Na Acra. Nice. Meron option din na original accessory na Acra, yung single. Pero kailangan mo tanggalin yung pillion. Mga pillion. Pillion eh. Pero yung wife ko nagbabackride. Bawal tanggalin. Kailangan i-retain. Kailangan. Baliktad kay Sir Hill eh. Sa kanya, bawal tanggalin. Hindi ba nagpapatanggal? Baka may ibang umangkas. Baka may iba daw mag-ride. Oo, baka iba umangkas. Garay. So, yun. Nagbabackride naman si Nessa, yung wife ko. Then, this one pala, sir, is air-cooled, di ba? Air-cooled, yes. Did you do something with the... upgraded something here? Well, to lessen the heat? For safety lang, kasi pag nasa traffic tayo, hindi mo masabi yung flow ng traffic at naiipit, hindi ka makasingit. So nagdagay pa rin ako ng ano, additional ng auxiliary fan. Auxiliary fan na rin pala. Pero ang ano niya, on demand, may switch dito. Ah, you have a switch here. Oo, na pagka umabot na ng 140 yung temperature, pipindutin saka ko lang ina-activate. Usually naman, that happens only when super city traffic din, di ba? Super traffic, oo. Oo, talagang okay naman pala. Pero the heat is ano naman? Wala kang mararamdaman between your legs sa init. Wala. Oo. Nice. Kasi usually yun yung sinasabi na pag air-cooled, mainit yan, di ba? Kasi nasa side eh. So, saka yung fins niya pag ano, no? Ay, yung buga niya pag ganyan. So, not towards you, which is nice also, di ba? Between the legs, oo. So, sir, yung sabihin natin sa kanila, pinaka-importante lahat na tinatanong is seat height. Seat height, okay. Kasi usually when they read it sa mga specs, oh shucks, di ko abot. This is 820 mm. Pero this, ito, papakita namin sa inyo, guys. Abot ko. Kahit 820. Pakita natin. Sige. Abot natin to. And yung weight din niya, kaya, engine yung kagas lower center of gravity. Yes. So, para madali siyang i-task na gano'n. So, ayan guys. Kita nyo, abot ko. 5'4 in height. More or less, mga 800 siguro mm na taas for me. Dahil dun sa damping adjustment ng suspension. Rear. And because of the suspension nga, di ba? Malambot. Pwede mo i-set, oo. Malambot, oo. Yan, oh. Pwede siyang i-set pa. So, mag-angkas ka pa para mas abot mo lang. Pero pwede i-adjust yun. Oo, pwede siyang i-adjust dito sa, yan, sa ilalim. Depende na, of course, kung anong setting na gusto mo. So, ayan guys, ha. With Inday Rider, abot. Abot. Abot siya. And kaya. Mm-hmm. Tank, sir. Mm-hmm. Ilan liters ba siya? 17 liters plus 3.5 na reserve. Okay, malahaba-haba rin yung bago mag-adjust. Usually ako, average ko nasa 220 kilometers, yung isang full tank. The weight pala, nakalimutan ko sir, tanong, this is around 220 kilos. Pero nga, guys, kahit mabigat siya,
maganda yun handy kasi nga madali mo siya matatay because of the low center of gravity niya. Hey guys, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe and click that bell icon so lagi ka updated sa ating mga moto features tuwing Sabado. And of course, please do follow us at Facebook, Instagram, and Shopee. Show us, and parang ang dami mong binago dito sa R90 mo. Yes. Iba na siya. Iba na siya. Itura niya. Okay. This was a project of me and my dad. Bonding kasi namin po yung mag-setup, mag-ride. Nice. Yun, kami ng daddy ko. Uh-oh. So, from the, dito na lang. Handlebars. Handlebars, ilagyan natin ng lifter dito para mas comfortable. Sa riding mo. This is from Unit Garage. Pati yung side mirrors. Kasama na rin. And, simulan ko sa harap. What else ba? Ito, mga pang-protection kasi ito. Tapos, ito, iba na rin yan. Custom. Signal lights. Yeah, ang liit. Ang liit niya, pero bright yan. Oo. Like, pakita natin. Wow! Ang lakas, ha? Malakas siya. Malakas. And, ito, I used to have the crash guard. Yeah. But then, dahil parang gusto namin maging design is minimalist. Yes. Malaki yung harap. Oo. Sexy yung likod. Yes. Very sexy. Ayun, so tinanggal namin, pinalitan na lang namin ng ganito. Para sa engine. And you put a skid plate there. A skid plate here. Mm-hmm. Tapos pipes, I changed the pipes. I think pang-apat na palit na yung pipes na yun nasa other side. This one's very important. This is called the Tara lever. Ito yung isa sa paraan. Para magpa-lower. Yeah. Ayun, para magpa-lower because pag ina-adjust siya dito, nag-e-expand. So, mas lalo. So, parang mas bumababa yung suspension. Suspension. Tapos, nakaset siya sa soft lang para pag sakay mo, bababa siya. Bababa rin siya. Mm-hmm. Seat is low seat. Mm-hmm. This is for the bag. Tapos, ito. Kung yeah, that's nice. Mukhang, so, low seat siya. But if you have a passenger, but I don't have a passenger seat peg here. Pwede mo lang siyang tanggalin na sa slide. May isang screw lang yan. Pwede na tanggalin. Iba na rin. Uh-oh. Kaya sabi kanila ni Sir Hill, uh-oh, magaang siya as comparing to the other. Because R90. You remove the tail tidy ka na eh. Yes, naka-tail tidy na. Tail tidy. Light. Ito na yung signal lights. Mm-hmm. Sit and tank. Pinakamalaking impact kung bakit siya nag-iba na yung tour is the tank. Yeah. This is the like R90/7 tank which I bought from Unit Garage. Wow. Ayan. Ganda pagkakayari. Ganda na pagka-customize niya. Yes. And the colorway was... Ikaw na yan. Ikaw na nag-design niyan. Galing, galing, galing. Me and my dad. Parang, Dad, ano kayang gagawin natin? Gawin kaya natin pink. Sabi, di. Pag pinark mo doon, alam na babae na. Oo nga, mahirap. Sabi, sige na lang. Something red. Like, parang red lipstick. yeah, tama. Ayan. This is my favorite bike right now. Yes. This one's perfect for me. For city ride. Magan, madali lang siya. Oo. Nice. And what's good about the BMW R90 is that pwede mong paglaruan. Correct. Sabi mo nga ata sa akin kanina, pang-apat mo na atang... Pang-apat na palit na to. Oh, ganun kasarap laruin yung bike, i-design, no? Pang-apat na upgrade ng mga tank, yeah. Akala nila, bago na naman yung motor. Hindi, yan din yun. Nagpalit-palit lang ako nung ang ganda ng bike kasi it still retained the classic and heritage look niya. Pero parang gusto ko itong tankay na to, medyo nagkaroon ng twist ng modern. Correct. Diba? Correct. Nice, nice. Can you say naman an advice about the maintenance of this bike? Lalo na pag nagpapa-car wash, madalas tayo bike wash. Oo, siguro a few things lang to note. Number one, ito air intake kasi ito. Siguro pag nagpapa-bike wash kayo, lalo na kung kunwari bago yung shop or bago yung tao, please take note na huwag maglagay ng basahan dito or kung maglalagay man, make sure natanggalin pagkatapos. Kasi may nangyari na yan, naiwan, yung basahan, umalis. Siyempre, nag-start, nahigop. Nakarating dito. Nakarating dito yung basahan. So, siyempre, akala nung owner, sira na yung bike niya. Oo, pero dahil nung binuksan, ayun, mayroong basahan. May basahan. Ayun pala guys, dapat ingatan. Mm-hmm. Go to a bike wash na marunong talaga. Marunong na sa big bikes lalo na. Yes, oo. Actually, maganda yung mga big bikes pag tinanong na pwede na bang basain agad? Oo. Kasi meron ding case na sobrang init tapos babasain. Oo, nagkaroon din ng problema. And isa pa, ito yung drive shaft. Kasi okay, sa loob nito, dry ito. Mm-mm. Na usually, ang tendency ng pressure washer, masyado, lalo na yung pointed na pressure,
pwede niya ma-penetrate ito or mabutas yung rubber, itong dalawang to. Na pag yan, napasok na ng tubig, magsisimula na ng corrosion sa loob. Yun, ingatan din dapat ninyo. Ingatan din. Or kung may pressure washer man, yung wide yung angle or yung buga ng tubig. So yun yung mga tips from Sir Hing. Kailangan tandaan. Lalo na pag mga boxer bike. Engine tsaka drive shaft. Yun, at least meron tayong bagong tips na nakuha kay Sir Hill. Para hindi na kayo mangyari sa inyo yung basahan. Nakatakot yun, sir. Nakatakot yun. So sir, how much din pala ang isang R90 na scrubber? Ito, SRP nito noon, nung kuha ko, 1,085. 1,085 noong time na yun. Ayan na, nakalagay na dyan presyo. Baka magtanong na kayo. Pero, you have na already mga bago bang lalabas ng katulad nitong 2021? Late last year, naubos yung stock ng R90. So, actually, tonight, makikita na nila yung launch. May virtual launch tayo ng bagong R90 lineup. They can check dun sa Facebook page ng BMW Motorrad Philippines, sa Instagram, at saka sa YouTube. Mamaya makikita nila yung mga new models ng R90. I think the R90 is the bike na magandang paglaruan talaga because of the design, the classic, heritage look. And may choices pa. Oo, actually mas maraming colors ang magiging available. Oh, so, nice. Hindi ko na ipipreempt, mas maganda manood sila mamaya 6 PM sa mga social media channels ng BMW Motorrad Philippines. So ayan guys, watch for it. Abangan niyo yan mamaya. Actually, Sir Hill, nakikita ko to sa daan. Natutuwa ako pag nakikita ko iba-iba yung mga kulay ng tangke nila. Ang gwapo tingnan guys sa daan nito, as in talagang mapapalingon ka talaga. Uy, gwapo ng bike na yun, ha? Kasi nga, kanya-kanyang customization, eh. Kung anong gusto mo on your personal, ano. And this bike is something dun sa line nyo ng BMW na pwede mong paglaruan. Yun na po na pa rin, sir. You can play around with the bike. Hindi ka magsasawa. Kumbaga, sawa ka ngayon, lagyan mo ng mga upgrades. Yun yung maganda. So, ayan guys, don't forget to watch the launch later at 6 PM. Just click the link below. So, panoorin nyo yan at for sure, marami kayong ikatutuwanin yung makikita yung mga bagong designs ngayon ng R90. So, again, thank you, Sir Hill, for today. Thank you for having me. Lagi sinasabi in the rider, think safe and ride safe. And from BMW, make life a ride. Bye, guys! Bye!